Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Main Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bagong video na i-upload ko. Salamat po sa panonood sa video na to. Eto na po mga kaaldab, o dumating na sa punto na pinag-usapan na po nila Luis Manzano at Alden Mendoza ang kumbaga sabihin na natin na lalagay sa tahimik, hindi po ba? Eto po yung kumbaga ebidensya ko at resibo na talagang eto po yung tinutukoy ni Alden Mendoza na sacrifice niya na yung merit nila ni Mengay, hindi po ba? Kasi kung titingnan naman ninyo at bubusisiin sa mga photos na kinukuha ko o binibigay po sa atin ng Aldab Soko na sinasabi nilang Mr. Destiny, may alam ako rito, hindi man ako nagbigay ng post na yan, naalala ko yan at alam na alam ko ang ganap dyan. Pero sino nga po ba yung maniniwala sa kanila? Sino nga po ba ang sasabihin na oo, kasal na yung dalawa, kaharap pa ako at sinabi pa sa akin yan na mga malalapit kila Mengay at Isoy? Ito kasi mga kaaldab ay mahirap paniwalaan. Hindi naman po talaga yan masasabi yung pwede nating sabihin hagat hindi po nakikita ang marriage contract nila Alden Mendoza at Main Polkerson. Yan po yung katotohanan. Pero bakit po mga kaaldab, hindi pa po ba sapat na magsalita ang mga mamis na kung saan sila ang ninong, sila ang ninang? Pero for the sake of the fans na lang po mga kaaldab, siguro meron po kayong mga lolas, siguro meron po kayong mga mamis na pag sinabi po sa inyo, sa tingin nyo mga kaaldab, eh magsisinungaling sa inyo. Parang ganito na lang po yung nangyayari sa atin mga kaaldab, na sinasabi po nila sa atin na ayaw lang po nilang pagpiestahan sila sa social media. Ayaw po nila na sa kanila manggaling ang sinasabing relasyon ng dalawa. Ang gusto po talaga ng mga Aldab Soko eh pag umami na po yung dalawa, kumbaga sa kanila na po mismo lumabas, hindi po ba? Kasi mahirap nga po kung lagi po silang i-deny, kasi alam naman po pagdating sa kontrata mga kaaldab, ito na nga po mga kaaldab, maliwanag na po sa sikat ng buwan na mismong si Alden Mendoza na po ang nagsabi na talagang nasacrifice yung relasyon niya o nila ni Main Polkerson dahil nga po sa trabaho. Hindi po ba? Well, correct me if I'm wrong mga kaaldab, kung hindi nyo nababasa yan at nakikita ngayon sa social media. Ito kasi yung kailangan kong ipakita na talagang kung titignan nyo yung compatible, hindi po ba? Isa na po ito mga kaaldab sa laging sinasabi ni Henyo Master Joey De Leon. Kaya ako nga po ipinusto dahil tinawag niyang Alden Mendoza, na kung saan ay iisipin mo na talagang marami po siyang alam. Dito na lang po talagang kumbaga maaalala nyo naman po siguro yung mga post na ganito na talagang kailangan lang marriage po ang pwedeng mag-perform ng compatibility test, hindi po ba? Pero kung titignan nyo, hindi po ito showbiz, ito po ay isang private wedding po nila Henyo Master De Leon at ang kanyang asawa. Ngayon, kayo na po bahala magsabi, kayo na po bahala ang umintindi kung ano sa tingin ninyo. Kung kakilala nyo si Miss Eileen, eh talaga naman pong pwedeng-pwede nyong tanungin sa bagay na yan. At sa mga taong naandyan, common sense na lang po kung sabihin sa'yo na oo, pero hindi mo po pwedeng live. Madali kahit sa mga mami, sa mga tita, sa mga kaaldab na pumupunta sila sa Bulacan, nung kasaan ay kasagsagan pa po ng aldab
Nation na wala pang bawal, pati GMA Network eh talagang pinag-uusapan. Hindi po ba, lalo na po si Mr. Arnold Glabio na gumawa pa po talaga ng interview na sinabi niyang napakatagal na hinihintay ko itong interview na to, pero hindi siya natuloy. At nung natuloy eh talagang isa po siya sa umawat sa sasabihin niya na hindi pwede, bawal. Hindi po ba, kumbaga kung gustong sasagutin ng dalawa eh siya na po rin yung pumipigil. Hindi po pwedeng itanong bakit may nililihim ba sa dalawa. Doon na lang eh. Kung babalikan nyo ha, para lang po sa kaalaman ng lahat, kasi baka batikusin na naman ako, Mr. Destiny, kung totoong mag-asawa sila, bakit hindi sila umamin? Well, paulit-ulit ko na lang po bang sasabihin, pero kung babalikan nyo ang mga interview nung una at ngayon, eh mapapaisip po talaga kayo kung wala po talaga silang relasyon. Hindi po ba? Gaya nga po ng sinabi ko doon sa vlogs ko, sa may unang YouTube channel ko, eh talaga naman pong pinagpiepiestahan ito sa social media. Na kung meron, hindi po tatagal, katulad po ni Alden Mendoza na sobrang gwapo, award-winning actor, stable po yung trabaho, may negosyo, hindi po ba? Pwede niya nang bitawan. O kahit hindi niya bitiwan, eh buhay na po talaga siya. Ano nga po ba ang kulang sa ganyan? Tapos magugulat na lang po kayo na ready na po siya. At sino? Hindi po ba? Kung sa mga hindi pa po nakakapanood, sinabi po ni Luis Menzano na ipa-private niya daw lang po ang sagot ni Alden Mendoza. Pero bandang huli, Alden, sino? At mga kasama niya si Isal Kasal, ano ba yan? Pasensya na naman po mga kaaldab. Medyo nabubulol lang po tayo kasi excited po tayo. Dito po kasi mga kaaldab, eh unti-unti na po akong nararamdaman. Unti-unti na po tayong nananalo. Dahil kahit binabato po tayo ng hindi magandang photos, hindi magandang mga issue, eh nananatili pa rin po kayong tapat kila Mengay at kay Alden Mendoza. Hindi po ba? Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya pakishare po yung video natin sa mga taong nagmamahal po kila Mengay at kay Tisoy. Well, shoutout po muna ako sa Team Abroad na laging nagpapashoutout, Team Bahay, Alden Fanatics at Main Fanatics. Pasensya na po kayo, for the record, hindi ko man nang re-replyan eh lahat ng comment nyo, pero gaya po ng aking laging sinasabi, binabasa po yan ng mga ating nagsusubaybay, lalo na po ang mga aldab. So kaya nga po nasasagot ko lahat ng gusto nyong malaman. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.